What's up mga kabakid? Welcome back po dito sa ating YouTube channel ang One Backyard! So for today's vlog mga kabakid, may i-reveal po ako sa inyo mga kabakid about po dito sa aking hawak. To, styro mga kabakid. May sasabihin po ako sa inyo about dito mga kabakid. At yun po ay galing po sa ating idol na si Attorney Ryan Abrenica na natutunan ko rin po mga kabakid dun sa seminar niya nung dun sa shortened masterclass. So, ano pang hinihintay nyo mga kabakid ha? Let's go, pagkukwentuhan na po natin. Like a Hellcat. At yun na nga mga kabakid. Pag-uusapan na po natin ang styro. Pero bago dyan mga kabakid ha? Saan ba gagamitin to mga kabakid? Ano ba yan? Ano mga kabakid? Ito, syempre, pagkukwento natin yung mga sisiw natin. Syempre mga kabakid, pag nasa range na sila or even dun sa mga kulungan po nila mga kabakid. Sa kagaya kong backyard breeder, walang malaking range. Yung mga brooder, hindi ganun kalalaki mga kabakid. So, yung sisiw natin mga kabakid, nagpe-feather pick po yan mga kabakid. So, hindi natin maiiwasan, lalo na napakainit po ng panahon mga kabakid. So, talagang totally napakainit. Ang sinabi ni Attorney Ryan Abrenica, ang unang-unang gagawin nyo mga kabakid, kung talagang hindi naiiwasan yung pagpe-feather pick, kasi nga, maliit yung pinaglalagyan nila, is to wash them mga kabakid. Liliguan natin sila. So even mga wala pang 1 month old mga kabakid, kasi minsan talaga nagpe-feather pick na rin po talaga yung mga ganun, mga 2 weeks, 3 weeks old mga kabakid. Pwede na rin po pala nating liguan mga kabakid. Sabi po kasi ni Attorney Ryan Abrenica, init daw kasi nung katawan talaga yung pinagmumulan po ng pagpe-feather pick. So number 1 talagang tawag dito, number 1 po talagang ginagawa niya is to wash them, liliguan sila. So yun mga kabakid ha. At meron pa po siyang isang sinabi talaga mga kabakid. At yun ay about po dito sa styro mga kabakid. So ang styro mga kabakid, ito pala yung parang ibibitin mo, ibibitin natin sa range area, yung kung may range tayo or kung sa brooder na maliit, sa mga backyard, pwede rin ibitin to mga kabakid. Imbis na yung kapwa po nila yung ano nila mga kabakid. Yung kapwa nila sisiw, yung pagdiskitahan nila, yung balahibo ng kapwa nila sisiw, ito ang pagdidiskitahan nila mga kabakid. Kasi nga, syempre ito, oh. Diba? Ito mo yung styro, diba? Ayan, oh. Diba, maliliit na ano, yan, na parang bubbles ba mga kabakid. Ito yung tinutukan nila. So tinanong namin mga kabakid, kung okay lang ba na matuka talaga, na maswallow, na malunok ng mga sisiw natin, yung mga styro mga kabakid. Sabi ni Sir Attorney Ryan na okay lang daw na nakakain po ito ng mga sisiw natin. Dahil ang styro pala mga kabakid is gawa rin po pala sa grass, sa damo. So hindi po pala makakasama mga kabakid ha, galing sa damo, hindi pala makakasama ito sa mga sisiw natin. Kaya ito ang isang napakagandang alternative para sa mga sisiw na nagpe-feather pick yung mga kabakid. So testing natin mga kabakid, pero mga busog yung mga sisiw natin eh. Check natin kung tutukayin talaga nung mga ano natin to, yung mga sisiw po natin. Let's go. So dito tayo mga kabakid sa ano, sa kulungan ng mga natin. So disclaimer lang mga kabakid, no chicks were harmed in the making of this video ha. Pakita lang po natin kung talagang effective po na kinakain po, tutukayin po nila. So ano naman mga kabakid, hindi naman yung mga sisiw ko naman na to, hindi sila nagpe-feather pick sa ngayon mga kabakid. Nga lang, mas maganda talaga ready tayo kung sa mga possible scenario. So try natin mga kabakid ha. Titingnan natin sila kung
Sige, kaso hindi ko lang sure mga kabakayad kung ano to, kung tutukain nila sa ngayon. Kasi nga, tawag dun, busog talaga to mga kabakayad. Pero yun talaga yung ano, syempre, saan ba tayo maniniwala? Syempre, maniniwala tayo dahil may napatunayan na po talaga yun. Si Attorney Ryan Abrenica, biroin nyo, back to back breeder of the year. So yun, ginagamit talaga niya yan, yung styro na yan ginagamit niya sa ranging niya talaga mga kabakayad. So try din natin dito sa ano, sa marami mga kabakayad, kasi yung mga ano ko dito, yung mga tawag dito, yung mga sisiw ko dito, yung may local na maliliit pa, tsaka yung mga national na bago, pinagsama-sama ko na po dito. Hinuli ko na po yung mga ano, eto mga nakakulong dyan mga kabakayad. Ito mga to, yung mga early bird national, early bird local po natin. So pinin na po natin sila, tsaka yun, yung puting yun mga kabakayad, oh. Yun, yung ating Thompson White na straight comb. So yan, inano na natin sila, sasanahin natin unti-unti para pag natapos na natin yung ano, yung pinto nun, tsaka yung paglalagyan ng mga inahin at tsaka brood stag natin, brood cock, dun na yung mga ano natin, mga brood cock natin. So ito mga kabakid, sarado ko lang yung pinto mga kabakid para maglabasan. Tingnan nyo mo, mga delensyon pinto mga kabakid. Plastic pinto, oh, kalda, ayos. So eto sila mga bakayad, disclaimer ulit ha. Yan, madami ito sila dito. So try natin kung tutukayin ba nila. Pero pag mga ganito naman yung range area mga kabakayad, pag sa backyard tapos ganito yung pinaka range, makakatakbo na dito, possible talaga yung ano, yung kung sino man yung ipe-feather pick po nila, yung bagang bubulihin po ng malalaki. Kita nyo mga kabakayad, may malaki, may maliit dito. Pero walang nagpe-feather pick dito mga kabakayad, kasi medyo malawak-lawak to. Nakakatakbo naman po yung mga maliliit. Tapos, pag kumakain naman sila, binabantayan ko naman po yung ano mga kabakayad, yung mga maliliit, sila yung una kong pinapakain. So, yan o. Kaso mga busog naman yun sila eh. Ayan o, tinutuka naman mga kabakayad. Nga lang, siguro pag sa ano talaga, yung siguro talagang ito magagamit ng mga backyard breeder pag ano talaga, pag maliit lang po talaga yung nasa ulungan, kasi dun talaga nagkakaroon ng feather picking, yung siksikan ba. Sa yun nga, isang maganda, liliguan natin sila para na lang ano, para na lang ma-refreshing sila, ma-ano, matanggal yung init ng katawan po ba. So yan mga backyard, oh. Depende niyo. So napakadami babae yan mga backyard, oh. Ah pala, wala pa pulang ano, wala pang may mga nagme-message sa atin, mga nagma-mine ng mga pullets, mga baby pullets, mga hen nating iba. Kaso malalayo mga kabakayad. So wala, possible siguro to ang makakuha talaga nito mga kabakayad, yung malalapit po sa atin. Dami inahin yan mga kabakayad. Tama naman. Ang lakas sa pagkain ng mga to. Oh, iba-ibang age mga kabakayad, kaya may small, medium, large. Pati yung ano, yung Thompson White na yun, oh, sinamo ko na rin muna rito. Kasi nga, kaedad yun nito. Ayan yan, kapatid po yun nun eh. Oh. Oh, yun. Yun kasing maliit na yun, yung puting yan. Bali, na-late napisa. Pinapisa ko po yun doon sa ibang inahin. So, napisa naman. Kaya yung lakihan po nila malayo. Tama, malaki talaga nung isa. Kaya ano, kaso talagang ano pa lang yun, bata pa po yun. Baka mga ano lang yun. Mag 3 months lang po yun. Ito po kapatid niyan, yun. Yung dalawang white gold, tsaka ito. Kalat po yan sila, oh. Oo. Ubus na agad yung tubig. Lalagyan pa po ulit natin ito mga kabakayad. So yung pa isa, dapat talaga yung gantong panahon, hindi talaga sila nauubusan ng tubig. Yan mga kabakayad, ha. Tabi-tabi-tabi ka dyan. O yun, may white gold ka tayo. Mas puro inahin.
So, yun. Tama, may mga nakakalabas, mga kabakil. Makukulit yung dalawang yun eh. Lagi nakakalpas. Tapos, syempre, papakita ko rin kayo dun sa mga early bird natin para naman updated po kayo mga kabakil dun sa ano natin, sa mga manok natin dito. Ito, syempre, mga early bird. Ano? McRae, Gray, oh, so Sir Jonathan, ito yung kapatid nung Gray mo, makakabakid, ayan, oh. Sir, oh, malaki na rin po. Tapos, white gold, syempre. Pinatatapang na rin po natin. Tapos, ito, kasi mga bakid, di ko matali iba eh. So, para bagang ano, sobra init kasi talaga. Inyo, init na talaga dito, kaya kailangan mga bakid. Monitor po talaga natin yung lugar natin sa ganyang kainit eh. Yan, mga early birds po natin, mga naka-cord na rin po. So 13 yan eh, 13 dapat may cord na rin yung lahat na yan. Early bird, tas ilang local na naband din. Early bird local yun. Kailangan sisigla na naman tong ating manukan. Dadami na naman po yung mga naka-cord natin dito. So pag dami nito, pag lakihan na talaga nito mga kabakid, siguro mga part ng August or September, ang dami nito mga kabakid. So pwede na kayo mag-avail dyan mga kabakid, PM lang. So, meron pa tayo mga ano, ito na ano to eh, nag-commit po ito nung Saturday. Meron na naman tayong, yan o, disclaimer again. Ang ganda niyan mga kabakid o, oh. Gugwapo ng mga sisyo na yan o. Oh. Yan o. Oh. Sana madaming lalaki. Meron pa tayo dito tatlo, ano, dalawang lalaki, ganun. So yun mga kabakid ha. And that's it mga kabakid. So yun na nga po yung ano, yung nireveal ko sa inyo about dun sa styro mga kabakid. Wala naman po mawawala kung susubukan po natin. Kasi nga, yung talagang idol na ang nagsabi sa amin na proven and tested niya na magandang pang alternate yung styro sa mga sisiw na nagpe-feather pick. So yun mga kabakid, sana may na-share po ako sa inyong counting knowledge po ulit, counting tips kung paano natin mape-prevent yung mga feather picking ng ating mga sisiw. So hanggang dito na mga kabakid ha, kita is po sa next episode ng inyong One Bakid, at always God bless. Always safe, and thank you sa lahat ng patuloy na nagsasubscribe at patuloy na nagsusuporta sa ating YouTube. Bye! Bye!